Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatchas. Ngayon naman ay ating i-analyze patuloy tayo dito sa match 2 na nila Super Grandmaster Wesley So and Super Grandmaster Dmitry Andreykin ng Russia. Sa match 1 nila, 3-1 kaagad ang na-deliver ni Wesley. Kinakailangan na lang niya ng 1.5 points sa another 4 games na schedule sa match 2. Samantalang si Dmitry, marami-raming points pa ang kailangan niya para maka 4.5 dito sa 8 games. Okay, tingnan na kagad natin ang kanilang game number 1, match 2. Nag-D4 si Wesley, nag-D5 si Andreykin, nag-C4, E6, Knight-C3, nag-C5. Ayun, dahil gusto nga bumawi ni Andreykin, tinirahan ng sharp defense ng Queen's Gambit declined, Tarash ang ginamit. Kumapture sa D5, kumapture muna sa D4, Queen A4 check. Ayan, ito yung popular dito eh. Bishop D7, then Queen takes D4. Ayan, kasi dito mga kamatchas, konting kaalaman lang, pwede namang idiretso yan, queen takes d4. Yun nga lang, may knight c6 na develop kagad, may tempo. O, pero okay pa rin naman ang puti dito, tapos ang gagawin ay queen d1, ayan, tapos kakapture dito sa d5, and queen takes d5, bishop d7. Talagang sacrifice yung pawn sa d5, pero ang kapalit niyan, gustong makalabas ng makalabas ang pyesa ng black at maatake ang queen. So, development ang gusto ng black dyan. Pero dito, ginawa ni Wesley na queen a4 check muna para pag nag-bishop d7, then queen takes d4. Wala nga namang knight c6 kasi nakabara na ang bishop sa queen. Eh, hindi pwede mag-knight c6, kakapture na yan. Wala nang nagpipin sa queen sa d4. Nag-e takes d5 and queen takes d5, knight f6. Sharp itong line na ito, no? Ayun, no? Sacrifice uli ang b7, pero nag-queen d1 na si Wesley. Kasi pag kumapture siya sa b7, ay lubos-lubos na yan, ano? Knight c6, nako, may rook b8, maglalabasa ng mga pyesa ng black, delikado yan. Kaya, ang lesson dito mga kamatchas, huwag kayong basta-basta capture ng capture. Baka makalabas ang pyesa ng kalaban. Bishop c5, knight f3, knight c6 at nag a3. Ayan, para may b4 mamaya. At dito nag queen e7. Nako, mukhang magkakastling sa queen side. Nag bishop g5 develop. Castle queen side na nga. At dito nag e3. So sa pagkakataong ito, kahit na nandyan ang tore sa d-file, wala pa namang aalisan ang bishop sa d7 na mapanganib sa puti. Kaya hindi pa dapat katakutan yan. Kaya nakuha ni Wesley na simpleng e3 lang para mailabas ang bishop. At dito nag-bishop f5, nag-queen a4, h6, ayan book line pa rin, no? Paalis sa bishop, bishop f4, at dito nawala na sa talaan ng aklat bagong gisa ni Wesley ang bishop f4. Dahil sa madalas sa pagkakataon, umaatras lang yan bishop h4 o kaya tinutuluyan ng capture sa knight sa f6. Ayun, dito palang naganap ang bagong tirada, bishop f4. Knight h5, hinabol pa rin ang atake. Bishop e2, ayan na, para makapag-castling na. Nag g5, talagang nililigalig ni Andreykin si Wesley. Ayaw patahimikin. Bishop g3, kinapture na. H takes g3. At dito mga kamatchas, nag-bishop d7. Talagang nagwawala na si Andreykin. Para hindi makapag-castling si Wesley ng malaya. Oh, tinagpas na. Yun nga lang, kinapture lang ni Wesley, queen takes e3, and nag-rook d1. Ayun, medyo bahagyang napaatras ang evaluation bar, ano? Dapat daw po ay knight d1 ang perfect move dito. Ayun, atake lang sa queen, na halimbawa, atras lang queen e7, dito ay, yun lang, ba't pinabalik ng computer? Magna knight c3. E paano kung bumalik lang ulit? King F1. Ah, okay. So, parang susubukin lang, no? Loko tong si Stockfish, ah. Yan ang gusto niya mangyari. Sabi King F1, then Rook E1. Mas malaki, mas matangkad ang evaluation bar. Kumpara dito sa ginawa ni Wesley na Rook D1, G4, natumbukan naman ni Andreykin ng good move. G4, Rook takes D8, Rook takes D8, at dito, nag-Queen F4. Ah, okay. Binalik na lang ni Wesley ang knight sa F3. Bakit? Halimbawa, kung iiwas lang ang knight, o ilagay natin sa h4, halimbawa, meron kasing queen takes g3. Ba, matatalo pa. King f1 and rook d4. Aroy. Threat sa queen, at kapag umiwas, halimbawa, queen b5, may rook f4 check. Tapos ang laban, winning ang black sa isang kisap mata.
mga kamatsas. Ganun pala yun. So, kaya dito, nag-queen f4 na lang si Wesley para ma-exchange sa queen. Queen takes f4, g takes f4, g takes knight, and bishop takes f3. Wais ang pagbalik ni Wesley para makaiwas siya sa mapanganib na paparating na yon, no? So, dito, meron pang nakabitin na h6, pero nag-knight d4 si Andreykin. Wala na siyang pakialam sa h6, ha? Rook takes. So, kinapture na ni Wesley, pero ang intention dito ni Andreykin, yes, nakuha mo yung h6 pawn ko, pero double pawn ka. Bishop g6, king e2, king d7, knight to e4, rook c8, ayan, susundot dyan, king d2 pinigilan, king e7, rook h2, rook d8 check, king e3, rook d1 pasok, rook d2, rook b1. Ayan, talagang iwas talaga si Andreykin. Knight d6, threat ang pawn, nag b6, at dito, yun lang, pag b6 mga kamatsas. Oh, blunderacious. Knight c8 check, king f6, knight takes h7. Decisive advantage na si Wesley. King f5, rook d5 check, king e6, rook d2 balik ulit, rook e1 check, king f2, rook b1 para hindi makagalawang tore. Laging may problema sa b2 kaya binabalik dyan. At dito nag knight c8. Yun lang, atake sa weak b6. b5, knight d6, atake ulit. B4, ayun, binigay na lang, no? Kumbaga, bigay na yan para ma-double pawn kahit papaano. So, a takes b4, rook h1, f5 check. Ayun, nagpakawais na lang dito si Wesley. Oh. F5 check, capture. Oh, diba, dyan na lang kinonvert. Oh. King e3, tapos king d4, hanggang sa talagang magtuloy-tuloy ang b pass pawn. Rook e1 check, rook e2, hinarangan muna rook d1, rook d2, rook e1 check, king d4. King f4 at nag-rook d3 para protected ang f3 na yan ang pambara sa potential paspo ng black. Kaya hindi pwedeng ibigay ang f3 basta-basta. Nag-rook e8, b5, rook c8, b6, rook b8, rook b3 at dito nag-resign na si Andreykin. Bakit? Kasi lalapit na lang ang king dyan at talagang makakapromote at makakapromote yan. Okay, so nanalo dito sa game number 5 si Wesley. So sa next game, kinakailangan na lang ni Wesley ng tabla. Si Andreykin, kailangan na niyang maipanalo talaga lahat. Okay, so dako na tayo sa kanilang next game. White naman dito si Andreykin. Nag B4. Aba, talagang desperado na. Oh. Nag polish opening. Oh. Ang tawag dito sa chess.com opening book ay polish opening. Nag D5 lang si Wesley. Kumbaga wala siyang pakialam. Sige, kung anong gawin mo. Basta in principle lang ako. Parang ganun. Control the center. Bishop B2, Bishop G4. Bah, bangis nitong labas na to ah. Develop ka agad, no? H3, atras lang. G4, hinabol. Bishop G6. At nag knight F3, C6. Ayun, maagang nawala sa talaan ng aklat. Dahil dito sa mga nagdaang laban, knight d7, may tumira na at may tumira ng f6 para ang intensyon mag-e5, buuhin lang ang sentro. Pero dito nag c6 lang, sinolid lang ni Wesley ang d5, nag e3, f6, ayun, mag-e5, nag b5, pangbasag sa queen side pero hindi pinansin, nag e5 lang, napakasolid ng sentro. Nag d4, e4 lang, knight fd2, Bishop d6. Ayan, isusunod yung knight, then castling. At nag c4, knight e7, queen a4. Samantalang si Andreykin patuloy sa kanyang pagliligalig dyan sa queen side. Knight d7, develop lang. Bishop a3. O, oh, diba? Hilig umatake ni Andreykin, no? Capture, capture. At nag castling na knight c3, f5. Yun lang, pag f5 ang lakas. Pang-pressure ka agad sa king side. Yung white king kasi nasa gitna pa. Rook b1, knight b6. Ano plano para talagang i-commit na, no? Pa-commit na yung puti kung pupush ba o kakapture dyan sa d5. Nag-push na, knight d7. Ayun, medyo nakabawas-bawas sa pressure ng black nga naman. Kasi kanina may c4 eh. Knight e2 para mapigilan ng f4. Ayan, kasi dediretso ng f4, malakas ang atake. Knight e2, f takes g4, kinapture lang, capture, and queen c7.
Ayan, pang-abang lang na baka mag-night F4 mo kung tatagpasin ni Wesley yan. Knight F4? Ayun, kala ko tatagpasin. Nag-Bishop F7, umatras muna. Bishop E2, G5, atake, Knight H5, at dito nag-Knight G6 para kontrolin ang H4. Mukhang masarap ilagay ang Knight doon, no? Ayan, yung F6 naman safe, may Knight sa D7. Queen B2, nagbabadya ng capture-capture, then papasok sa B7. Rook AB8, inabangan kagad ni Wesley para walang pasok. Knight G3, lilipat naman dito sa F5, inunahan na ng control ni Wesley. Hindi ka makakapunta dyan, parang ganon. Knight F5, pinilit pa rin ni Andre Keane, capture-capture, at nag-King G7 para mayroong H6. Ayan, Knight F6, masolid lang ang G5. Nag-A4, ayan na. Mag-A5 ba? Kaso may queen eh. Knight F6, B6. So, talagang pwersahan na. Capture-capture. Queen D7. Threat ang pawn sa F5. Nag-A5. Para mag-A6 at makapag-produce ng passpawn, no? Queen takes. Knight B3. Pupunta sa C5. Knight D7. Inabangan lang ni Wesley. Knight C5 pa rin. Tinutuloy pa rin. Ano? Nag H5. Okay. Kasi kung kakapturein, makakatulong nga naman kahit papaano mga kamatsas na mabuksan, maging aktibo ang queen sa B2 diagonal. No? Kaya nag H5 na lang. Nag A6. Ayun, talagang pamwersa na. Pero atin munang liwanagin mga kamatsas, ano ang mayroon kung capturein ang isinacrifice na pawn na yan. Mayroong rook h8. Ayun, mapipin ang bishop. Ayun, pin. Okay, maliwanag na. Lalamang ang black dyan. Kaya dito, nag a6. Pamwersa na. Capture. b7. At dito, obligado ng capture rin ang knight kasi mayroong knight takes a6 na. Kaya, obligado ng capture rin. At nag king h6. Yun nga lang, nakabuo na ng mainam na bahay ang black king. Okay na yan, kahit buksan ang diagonal na yan. Queen B6, talagang nanunuot ng pressure, threatening queen takes pawn. Nag bishop G6 dito si Wesley, pero bad move. Hindi sang-ayon ang computer engine, dapat daw po ay simpleng queen D7. Uwian muna para depensahan. Ayun. Na kapag nag queen takes A6, then H4. I-safety muna yan. At bishop E6, bishop G4, mga ganon. O timing lang, no? Bishop E6, rook F6. Basta barado naman yung B7, di makaprogress eh. Ayun. O kaya bishop E8, kung pupwersahing mag-rook B6, yan po ang mga paparating. Lamang pa rin ng black. Pero ang ginawa ni Wesley, nag-bishop G6, queen takes pawn. Okay. Pinacapture ni Andre Keane yung pawn sa F2. Pero good decision for white. King D1, yun lang. Dalawa na lang pagpipilian, no? Yung bad move pa napili, no? Biliin nyo, ito perfect move, oh. King D2. Kasi may paparating na rook takes H6 na eh. May mga ganon eh. Diba? Hindi naman pwedeng capturein, nakapin. Ayun, King D2 lang. Ito pa ginawa ni Andre Keane, King D1. Balik tayo. Nag-rook F6 on time naman, oh. Nakadepensa tuloy on time. At nag-queen C7 at dito. Ayun, mga kamatsas, pakigess nyo po. So, good move by Wesley. Nakabiti ng tore sa B8 pero may maganda siyang ginawa. Pakigess nyo, sa ilang sandali lang tutuloy ka agad natin. Start. Maraming salamat and congratulations po sa mga nakakita. Queen takes E3. Genius. Bakit kaya? Binigay ang tore sa B8, nag queen D4 check. King E1, Queen C3 check, King D1, Queen D4 check. Eh di ba, tabla na lang ang kailangan niya para maka 4.5 points. Oh. Nagsasayaw-sayaw, nakakuha ng perpetual check si Wesley. Ayun. Tanong dito, bakit kaya hindi mapilit? Halimbawa kung pilitin kasi kung King C1, obvious naman may Queen C3 tapos babalik ulit, di ba? Paano kung mag King C2, may Queen takes C5 check? Ay, oo, pag umangat dyan, di may rook B6, talo pa ang puti. Patatalo pa. Oo. Pag nag-king D2, talo pa, may E3 pa. Oh. Kaya persado king D1 para queen D4 check ulit. O magpapabalik-balik na lang talaga.
Okay, so wais ang ginawa ni Wesley, panalo siya dito sa quarterfinals. Abang naman tayo ng kanyang makakalaban. Sino ba makakatapat niya sa semifinal round? Yan po ang aabangan natin, mga kamatsas. Susunod nating i-analyze mamaya ay ang naging laro naman ni World Fisher Random Champion Hikaru Nakamura. Okay, kasi finorsiro niya si Duda kahapon eh. 0.5 na lang ang kailangan niya. Naka-0.5 ba siya? Yan ang ating iisa-isahin mamaya, mga kamatsas. Maraming salamat po. Sana na-update kayo, na-inform, natuto. At muli naglalambing, sana paki-recommend po ang channel na ito sa inyo pang mga kakilala na makapag-subscribe sila upang makatulong sa pag-promote pa ng chess sa Pilipinas. At ganun din po, paki-follow nyo na ang ating kamatsas Facebook page at ang ating official website kamatsas.com. Mag-join na rin kayo. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.